Magandang gabi, Oriental Mindoro, ikapito sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, isa sa mga suspect sa pamamaslang sa bayan ng Bongabong, sumuko. Isang di pa nakikilala lalaki patay matapos ma-aksidente sa lungsod. Portable water system para sa mga residente ng Metolsa at Paitan sa bayan ng Nauhan, pinasinayaan. Two of our Deputy Brigade Commander Colonel Johnny Macanas mananatiling nagmamahal sa lalawigan kahit malilipat na ng destino. At sa detalye ng ating mga balita, bagamat hindi na masyadong napupuntahan ng mga turista, mananatili o nananatili namang isang maganda at tahimik na paraiso ang palibot ng Arabiao Falls na matatagpuan sa bayan ng Nauhan. Malinaw at malamig ang tubig na umaagos mula sa nasabing talon na tiyak magpapagaan ang pakiramdam ng sinumang maliligo dito. Bagamat mababaw ang tubig sa ngayon dahil na rin sa tag-init, maaari pa rin namang mag-enjoy sa paliligo dito, lalo na ngayong summer. Ang Arabiao Falls ang isa sa dinarayo noon ng mga taong nais na mag-outing, ngunit sa ngayon, tila iilan o wala na halos nagtutungo dito. Ganun pa man, hindi naman nawawala ang ganda at panghalinang taglay ng naturang talon. Isa lamang ito sa mga natatagong natural na yaman ng kalikasan ng bayan ng Nauhan na ipinagmamalaki ng mga mamamayan nito. Sa ibang balita, maliban sa pamoso at sikat na dalampasigan sa bayan ng Puerto Galera, ilang pambagong atraksyon ang ihahatid ng lokal na pamahalaan, katuwang ang ilang malalaki at pribadong establishmento para sa mga turista magtutungo dito ngayong bakasyon. Ito ang binigyan diin ni Puerto Galera Mayor Hubert Christopher Dolor sa panayam sa kanya ng Newsline Team kamakailan. Meron tayong mga nakalagay na ngayon na floating bar. So yan yung isa sa aming ipopromote para sa ating mga turista. So there is a floating bar now. Tapos yung pong ating zipline, functional na po yan sa Ponderosa na katutuwaan ng ating mga turista rin. Yung ating wall climbing activity sa may White Beach din, doon na rin siya ngayon. Yung ating go-karting, ano, yung go-kart, no, ATV, meron na rin po yan at in place na po lahat. Actually, we are also promoting responsible gun ownership. Kaya nga po yung ating firing range ay ipinopromote din po namin as one of the recreational activities ng ating po mga turista. At marami pa pong iba na inilalagay namin tuwing darating po ang peak season. Ang mga nasabing atraksyon, aniya ay siguradong papatok sa mga turista, mapalokal o dayuhan man, dahil sa kakaiba ito sa mga nakagawi ang puntahan sa nasabing bayan. Ayon pa sa alkalde, nagkaroon na sila ng pagpupulong kasama ang kapulisan upang matiyak ang seguridad ng mga turista at pinasalamatan din nito ang mga residente dahil sa pakikiisa ng mga ito sa pagpapanatili ng katahimikan ng nasabing bayan. Nakakatuwa pong makita na ang bayan po ng Puerto Galera ay pumapangalo sa pinakang matahimik na bayan. Wala po tayong krimen, wala po tayong ika nga po ay mga records ng patayan, except kung saan po merong mga petty crimes lang po naman, yung ibang mga away pamilya na ganyan, yung ibang nawala ng cellphone, nalaglag dahil medyo nalasing, alam mo naman, pag nasa beach, medyo pagka sa sobrang kasiyahan, nakakalimutan yung mga gamit, kasi di-declared na nawala, nanakaw, eh yung pala naman, eh nakalimutan lang kung saan nila ilagay. So yun lang ang ating natutuwa rin po tayo. Pinagpapasalamat po yan sa aking mga kababayan at sa lahat ng mga turista dumarating din dito na sila po ay nagiging bahagi sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan dito po sa bayan ng Puerto Galera. Samantala, hinggil naman sa usaping kaugnay ng ordinansang ipinatupad ng Barangay San Isidro sa bahagi ng White Beach na isaayos naman ito ayon sa alkalde. Yung ordinansa na yun ng barangay, ano na yan, tapos na yun, settled na yun sa lahat ng mga resort owners, sa mga bar owners, sa may front beach natin. Okay na yun, wala nang problema regarding that.
ibig sabihin po na nagkaroon po ba ng pagbabago sa Wala naman. Nanatili pa rin yung ordinansa ng barangay. Actually, yun naman ay dapat ay pambarangay na usapin. So, since dumulog sa ating tanggapan yung mga kababayan natin, wala tayong choice kung hindi sila ay pakinggan at ayusin ang problema ng mga establishments at saka ng sangunang barangay. At sa aming pagkukulong, nagkaroon kami ng mga kasunduan, nagkaroon kami ng mga compromise agreements na lahat ay susundin. Para sa gayon ay maisulong namin ang magandang turismo sa White Beach at sa buong bayan na rin ng Puerto Vallarta. Lubos rin nitong pinasalamatan ang matagumpay na pagdaraos ng Malasimbo Festival dahil aliyang isa ito sa naging malaking atraksyon sa kanilang bayan na nagbunsod ng pagdagsa ng dayuhang turista. Talagang masasabi natin na yung Malasimbo Music and Arts Festival ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng turismo ng Puerto Vallarta. At dun sa promotional na activity na ginagawa natin, ay ang Malasimbo Music and Arts Festival ay masasabi natin siya ang pinakangatampo dun sa pagpo-promote natin ng industriya ng turismo sa bayan ng Puerto Vallarta. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagdagsa ng mga turista at inaasang mas madaragdagan pa ito sa mga susunod na araw. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na!